Rhea, ikaw, ano yung paborito mong bahagi ng Pasko dito sa Pilipinas? Siyempre, ano, reunion, nakikita-kita lahat, pamilya, tsaka yung ngiti ng mga bata pag nagbubukas sila ng regalo. At diba, siyempre, yung mga, ano, no, yung walang katapusang kainan. Oh, Christmas parties, talaga. Kung di ka talaga pipigilan yung sarili mo, talagang magigain ka talaga eh, tataba ka talaga. Tapos siyempre, diba? Nandiyan yung mga tradisyon natin na simpang gabi, pagkatapos kakain ka ng bibingka, puto bumbong. Yan po mga nabanggit namin na tulad ng yan, simpang gabi, no, si Buena at mga reunion, kasama din yan, Rhea, sa mga namimiss sa mga kababayan natin na nasa abroad, ang ating mga Pinoy abroad. Totoo. Tulad na lang ng ilang Pinoy sa Japan na nakilala po ng GMA News, narito ang report ni Micaela Papa. Bukod sa nagyayelong temperaturang dahil sa winter season, may mas nagpapalamig pa raw sa Desyembre ng mga kababayan natin sa Japan. Lilipas na naman daw kasi ang isang Paskong wala sila sa Pilipinas. Si Julieta, mahigit 20 taon na sa Japan. Dito na siya nakapag-asawa at nagsimula ng pamilya. Pero aminado siyang ibang-iba. Ang ningning ng Pasko sa bayang tinatawag pa rin niyang tahanan. Sa atin, masaya, di ba? Marami yung mga kamag-anak, nagsasalo-salo. Dito, wala. Pagka, tawag dito, pag Christmas Eve, pamilya lang. Bibili ng cake. Tapos bibili ng Kentucky, yun lang. Siningning naman nilalabanan ng lumbay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na tatak Pilipino at sa pagtulong niya sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Nararamdaman pa rin daw niya ang diwa ng Paskong Pinoy. Yung mga charity concert, may mga entrance fee yun, tapos iniipon yun, parang ganun. Tapos pinapadala doon. Yata ng pagiging Pilipino ang pagmamahal sa Pasko. Ang iisang beses sa isang taon kung kailan tayo ay nagkakasama muli at nagdiriwang nasaan man tayo sa mundo. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting.